kayong mga andyan lahat sa Kuwait, for those who are not really household helpers, I now appeal to your sense of patriotism. Come home. Mismong si Pangulong Duterte na ang nagsabi, handa raw gastusin ng Pilipinas sa pagpapauwi ng mga Pilipino ang pondo mula sa China. Nung galing ako sa China was 3 weeks ago, may binigay si President Xi ng almost 4.6 something billion. Mabotit na lang kung nandiyan pera, tinago man. I was intending to use the money to rebuild or refurbish the hospitals outside of Metro Manila. My only concern now is to get back the Filipinos pauwi dito. And I would spend the entire 4 point something billion to get them out. Tiniyak din ng Pangulo na may naghihintay na trabaho para sa mga OFW dito sa ating bansa. Pero hindi sangayon dito ang ilan sa mga OFW sa Kuwait. Kung pauwiin naman po sa Pinas, sa edad ko na to na magsisikwenta na, meron pa kayang tumanggap sa akin na trabaho. Kung sakasakali naman po kami pauuin na talagang sapilitan na, palagay ko po hindi rin papayag ang bansang to dahil kami po ay may loan sa bangko. Kailangan umuwi kami, bayad yun. Paglilinaw naman ng Pangulo, pwedeng manatili sa Kuwait ang mga Pilipinong professional. Sabi rin ng Malacanang, hindi naman permanente ang deployment ban sa Kuwait. Basta walang MOU, walang lifting of that deployment ban. Misleading naman kasi pag sinabi natin permanent. Common meaning of permanent is nakaukit na yan sa talhana, goodbye. Pero hindi naman po ganun. Matatanda ang lalong uminit ang usapin matapos ang pag-rescue ng mga opisyal ng Pilipinas sa ilang OFW sa Kuwait na inaabuso umano ng kanilang employers. Dahil dito, pinaalis ng Kuwait si Philippine Ambassador Rene Villa at idineklara pa ang persona non grata. Hindi pa rin nakakauwi ng Pilipinas si Ambassador Villa at nasa loob lang ng Philippine Embassy sa Kuwait kasama sina OMWA Executive Director Raul Dado at isang diplomat. Hindi raw sila makalabas dahil wala pang clearance mula sa Kuwait authorities. Tiniyak naman ng gobyerno ng Pilipinas na matutugunan pa rin ang pangailangan ng mga OFW sa Kuwait. Nauna rin sinabi ng DFA na nag-issue rin ng warrant of arrest ang Kuwaiti government laban sa tatlong diplomatic personnel. Bagaman hindi sila pinangalanan ng ahensya, apat na Pinoy driver din daw ang inaresto. Sa kabila nito, sinisikap daw ng Malacanang na maibalik sa normal ang diplomatic relationship ng Pilipinas at Kuwait. Ang Kuwait gusto pa rin naman daw mapanatili ang malalim na relasyon ng dalawang bansa, lalo na't isa raw ang Pilipinas sa mga sumuporta sa Kuwait noong Iraq invasion noong 1990s. Sa ulat ng Kuwait News Agency, naniniwala raw ang Kuwaiti Deputy Foreign Minister na makakatulong ang pagkakaibigan ng dalawang bansa para malagpasan ang gusot sa relasyon. Isa naman itong positive development para kay Presidential Spokesman Harry Roque na pupunta sa Kuwait sa susunod na linggo kasama si Labor Secretary Silvestre Bello Duterte. Sa datos mula kay Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, may 252,000 na Pilipino ngayon sa Kuwait, 170,000 dito ang domestic workers at karamihan sa mga nalalabing Pinoy ay nagtatrabaho sa petroleum sector. Ian Cruz, GMA News.